Donato, si Simon, ang mga tauhan, si Simon, at si Basilio. Ma! Akala ninyo. At para sa aking nailakila, isang taon ang mga kasawian ay aking dinaramdam. Isang taong inakala ng lahat na napatay na. Nakakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Ngayon natuklas ng isa pa na kung mabubunyag ay makasisira sa aking layunin. Maaari kitang patayin. Ang iyong kamatayan ay ibintang sa mga tulisan. Sapagkat walang nakakaalam na ako'y naririto. Subalit hayaan kitang mabuhay at sana ay huwag kong pagsisihan ito. Kapwa tayo. Hindi ko makita. Kapwa tayo. Uhaw. Kapwa tayo may dapat sinilin sa lipunan. Kapwa tayo uhaw sa katarungan. Kaya salik na tayo'y maglaban, tayo magtulungan. At sapagkat ang bayan ay tulad nga ng bangkay na wala nang magawa. Pinalala ko ang lason upang matmatay ang lawin na sa kanya'y panginangaing. Pinasigla ko ang kasamaan ng pamahalaan, ang kanyang kalapitan, ang kanyang pangangkam, at pininsala ko ang kabuhayan ng sagayunay kumilos at maghimaksip ang bayan! Ngunit nang ako'y magtagumpay na, nang nasa tukdulan na ang kabukulang aking pinalala, siya namang pagsulpot niyong kabataan. Kumakilot ang kanyang na nagpupuri at nagpapahayag ng pagtitiwala sa pamahalaan. Hinihiling ninyo tayo naman na sinihiling ninyo ang pagkapantay-pantay ng karapatan ng Pilipino.
sa Kastila at ang pagkakatinig ng inyong bayan sa Espanya. Hindi ninyo naisip na ang hinihiling ninyo ay ang pagkamatay ng inyong lahi at ang pagtatagumpay ng pambubulaslos, pambubusapos. Ano kaya sa araw ng bukas? Bayang walang budi? Bansang walang laya, lahat ng taglay ninyo, pati kapintasan ay pawang hiram. Ibig ninyong maging parang Kastila at hindi na kayo naghiya kung ito ay pagkait sa inyo. At kung sakaling ipagkaloob sa inyo ang inyong mapapala, mali. At kung sakaling ipagkaloob sa inyo, anong inyong mapapala? Bayan ng pag-aalsa, bayan ng digmaan, ng magkakabayan tulad ng ilang republika sa Timog Amerika. Ano ang hangad ninyo sa pagtuturo ng wikang Kastila? Dagdagan ng isa pang wika, ang mahigit sa 40 kung ilang pangwikang ginagamit sa kapunluan upang lalo kayong hindi maintindihan? Hindi po! Maaaring sa pagkatuto ng wikang Kastila ay malapit kayo sa pamahalaan. Maaari rin po tiglang ng paglapit-lapit ng ating mga pulo. Kailanman ay hindi magiging wikang panlahatan ng mga Pilipino ang wikang Kastila sapagkat ang laman ng kanyang isip at tibukin ng kanyang puso ay walang katimbang sa wikang iyan. Kayo na ilang ginagagamit ng wikang Kastila, ano ang gagawin ninyo? Patayin ang sarili ninyong katangian? Ipailalim ang inyong pag-iisip sa pag-iisip ng iba upang tuluyan ng maging tunay na alipin? 9 na 10 matutuo ng wikang iyan ay tuluyan ng magpapabaya sa kanyang sariling wika na hindi niya may sulat ni mawatasan. Ilan na ang nagkunwari hindi maalam ng sariling wika. Pasalamat kayo at nagkaroon kayo ng pamahalang mulala. Samantalang ipinipilit ng ibang mananakop ang kanilang wika sa kanilang nasasakupan. Ang inyong pamahala naman ay tumatangging ipagkamit sa inyo ang wikang Kastila. Kayo naman ang nagpipilit sa talipdan ang wikang katutubo na isa sa mga katangian ng pagkabansa. Bawat bansa ay may sariling wika. Habang may sariling wika, ang isang bansa ay taglay na isa na taglay niya ang kalayaan. Ang wika ay pag-iisip ng bayan. Kakarangal ko po, Ginoo, ang mga pagtatapat ninyo sa akin ng inyong maabalak. Ngunit hindi po ako nakikialam sa politika. Kaya lamang po ako lumagda sa kahilingan pagtuturo ng wikang Kastila. Ay dahil makatulong sa pag-ito sa pag-aaral. At ang itong hangarin ay makapagpatamot ng sakit ng aking mga kababayan. Ano na ang sakit ng katawan ng pag-uugali? Ano na lang ang kamatayan ng isang tao kung ihabing sa kamatayan ng isang lipunan? Lalong dakila ang ihahambing sa kasamaang magbigay buhay sa lugmok na payang ito. Anong ang ginagawa mo para sa payang pinatapat sa iyo at nagbigay sa iyo ng buhay at karunungan? Walang halagang buhay na hindi inuukol sa isang banal na takilang layon. Ito ay tulad ng batong natapon sa ilang at hindi nagamit sa pagtatayo ng isang gusali. Hindi po ako nakikibit ng balikat. Gumagawa rin po ako. At sa pagkahati-hati ng pananagutan, pinili ko ang karunungan. Ang karunungan ay hindi siyang hantungan ng isang tao. Ito tinutungo ng lalong mamihasang bansa. Siyang totoo, ngunit para lamang sa kasangkapanin sa pagkatuklas ng kaligayahan. At mambubusagos kapag walang alipin at magangalipin at lagawa at laganap na sa liigtig ang katarungan.
pag-ibig sa bansa ay isa na lamang bulag. Ma, sa paniniwala, ang tanging maghihin lang ay ang pagkagamit ng karunungan. Ano ba ang ginawa mo para sa iyong kapatid at ina? Ang dumalo sa kanilang mga puntod taon-taon at tinistan silang para isang babae? Anong ibig ninyo? Gawin ko. Sa aba akong kalagayan, ngayon tiyak na nasasawi lang ako. Natulog niya na. Kung ikaw ay tutulungan ko. Lahat ng pag-iiganti sa David ay hindi makakabuhay sa aking ina at kapatid. Ang gawang mapapala ko kung sila'y aking pag-iiganti. Ang pagpapaumanli ay hindi laging kabaitan. Lalo pa kung nag-uudyok ng paninimig, walang magpapaalipin kung walang napaaalipin. Katulad mo rin ako noon, ngunit tingnan ninyo ang aking sinapin. Ililipit ka rin sa madaling, sa sandaling maari ka ng lipit. Hindi nila hahayaang umulad ka sapag ikaw ay kanilang kinatatakutan at kinamumuhian. Kamumuhian ako? Ako nagigawan nila ng masama? Katutubo sa tao ang kamuhian ang kanilang inapi. Wala naman akong hiniling. Hindi ang hayaan nila ako gumawa at mabuhay ng tahimik. Ang kahilingan mo ay kahilingan ng isang ngalitin. Walang hangarin lagutin ang tanikala, kundi ang sapsapnan ng basahan ang tanikala upang hindi ito gamitin sa laman. Bago umagana pala. Alam kong malihim ka kaya di ko ipagpipilin. Panaitago mo ang aking lihim. Isa pa'y kung magsusuklong ka ay di ka paniniwalaan. Salita mo laban sa akin na masalapi at makapangyarihan. Gayon man sa araw na magbago ka ng isip. Kumakita. Bago ka ng isip, hanapin mo ako sa aking tirahan sa eskolta. Paglilingkuran kita ng buong kasiyahan. Stop mo na gago.